Mars, I think I did, pero bagets pa ako. Pero hindi ko siya tinuloy kasi nakakatakot siya eh. Madulas kasi siya sobra. Ikaw ba nasubukan mo na mag-roller skate? Sinubukan ko siya, pero parang mas natatakot ako sa kanya kesa sa rollerblading. Yes, correct. Pero roller skating, nakakatakot pass siya. Pass talaga ako, Mars. Parang pag sinuot mo siya, wala nang control yung paa mo kung hindi magdududulas mag-isa. Yung diba, it's so hard to balance on it. So, hindi ko na siya kinareer, Mars, kasi baka hindi ko magustuhan yung mangyayari sa akin pag tinuloy ko pa. So, it's not for me, Mars. But it is for our Mars, Kate, dito. Aha! At yan nga daw ang kanyang bagong discovery, ang roller skating. So, silipin natin ang fun way to stay active in the new normal dito sa Push Mamas! Good morning mga Mars and Pars! Gusto niyo ba mag-try ng ibang way ng pagpapapawis? Ako po si Kate Valdez at ito ang aking bagong paandar. So guys, para ma-share ko din po sa inyo kung paano subukan ng roller skating, of course, kailangan po natin ng roller skate. So, bibigyan ko po kayo ng tip kung paano maghanap ng magandang roller skate. Guys, dapat natin i-make sure na yung roller skates na bibili natin, ang wheel na is made of rubber, hindi plastic. Take note guys, rubber po, hindi plastic, para mas safe. Also, dapat meron tayong mga protective gear. Bibigyan ko na rin kayo ng tips kung paano mag-start mag-roller skate. First, i-prepare ang ating mga protective gear. Second, stretching. Para hindi mabigla ang ating body kapag nag-roller skate na tayo. Or, kung magsasakay sa floor, don't worry, kasama yun. Third one, kailangan may kasama tayo for guidance. Fourth, work on your balance. It's all about balance. And fifth, kasama po talaga ang madulas, madapa, masaktan, masugatan. Kung ready na kayo at gusto niyo matuto ng konting level up skills at tricks, pwede niyo na rin gawin to. Malalaglag. Yung mga ginawa pinakita sa atin ni Kate, ganun ang tamang paraan ng pagsemplang. Pagsinot mo, roller skate. Pero ganun ako kumakasin, may pahap na siya. Kate, how long ka na ba nag-roller skate? Nag-start po ako 4 months ago. Pero halos 1.5 months pa lang po akong nakakapag-roller skate. Yung talaga so, with confidence na alam mo na talaga siyang gamitin. Okay. Opo, pero opo, hindi po maiwasan nung una kong sukat. Sobrang excited ko. Kasi po sa bahay, yung floor namin, yung kahoy siya, so madulas. Mm-hmm. And then, yes. Nawala. So sobrang excited ko, isa pa lang yung nasusuot ko. Tapos akala ko madali. So ang nangyari, tumayo po ako, and then nadulas ako ng floor. Alam ko yung nababasag yung TV namin. Pagtayo mo yung kasi dire-diretso. Opo, ganun siya ng ganun. So sabi ko, sobrang hirap pala niya. Akala ko madali. Kapag pinapanood mo siya sa videos, mukhang madali. Ay, kaya ko yan. Yabang ko pa. Gusto ko niyan. Go. Tapos, nusuot ko na po. Ay, ang hirap. Ang hirap pala. Siya. Kate, bakit roller skating yung naisip mo? Hindi ibang sport? Nakita ko po kasi siya sa social media. Well, nung bata pa po, nakikita ko na sa TV, ganyan. Pero, mas for me lang po, ang cool kasi, ang parang nakakaganda kapag roller skating. Parang kahit na sumemplang ka, ang ganda mo pa rin.
lahat ng mga first time na nag-roller skate, syempre bagsak ng bagsak, ganyan. So, skate, ano ba yung tips mo sa kanila? Kung gusto man nilang subukan itong roller skating, ano ba yung mga dapat nilang gawin para mas extra maingatan nila yung mga sarili nila? Una po, maghanda tayo ng mga safety gear. Yung mga sa nipa, ganyan, helmet. Kung masyado kang talagang kapag gumagsak ka, halos marami ka na mauuntugan or gano'n. Pero kung kaya mo namang i-control, kung kaya mo naman i-control, it's okay din. Pero for safety, mas maiki na rin mag-wear. At, syempre, laging pag bumabagsak tayo, puwet yung ano natin, balakang. So, kailangan natin ingatan. Ang ginawa po ng mommy ko, kumuha siya ng pillow, tapos tinali niya sa likod ko, sa may butt ko po, sa may balakang. Mm-hmm. Para just in case na madulas ako, hindi mapuruhan yung likod ko or yung butt ko. Hindi ako magkaroon ng problema sa spine or ganyan. Pero mukha kong ewan. So, mga ilang araw, tinanggal ko na siya. Si mommy, sa bagong hobby mo, diba? Anak, gusto mo talagang gawin to, so ito na lang. Pillow na lang, para na lang protectionan yung, kasi mahirap may injure sa lower back, sa part na yan. So, very good si mother sa kanyang pagiging supportive. Opo. Makikita natin yung mga roller skating paandar ni Kate sa kanyang TikTok account na ngayon, almost 2 million followers na! Yay! Congrats, Kate! Yes, actually, lagi ko nakikita yung TikTok niya, Mars, yung videos niya. Palagi niyang kasama yung sister niya, and they do a lot of dance videos na nakakatuwa talaga. Outfit silang magkapatid. Ang cute din ng dance steps nila. So, congrats, Kate! Thank you po! Thank you so much! Ang cute naman ang pag-bonding nilang magkapatid here in quarantine. Siya po talaga yung mas talented sa dancing, sa totoo lang. Siya po yung nagtuturo sa akin ng mga step. Ako lang, yes, opo. So, medyo slight insecure ako. Ikaw na lang dancer. Okay. Teka lang, Kate. Maliban sa TikTok, saan ka pa nila makikita? Oh, yes po. You can follow me on my Instagram at valdezkate_. And also sa Twitter, same na rin. And I have public page sa Facebook, Kate Valdez. And you can follow me on my TikTok at valdezkate_. And pwede niyo na rin po akong mapanood again sa Encantadia after ng 24 oras. And magbabalik na po ang anak ni Waray versus anak ni Biday. Kaya malapit na, abangan niyo po. Yay! Thanks, Kate! Thank you po! Thank you so much! Ingat Thank you for palagi. Having me po again. Ingat ka at regards sa family mo! Kayo din po! Hugs! Mwah. Thank you po! Ingat palagi! Bye, Mars, Kate! Season po! Hugs! Ayan! Tuloy-tuloy pa rin! Hi, mga kapuso! Like this video? We have more! Subscribe lang kayo sa GMA Network's official YouTube channel! Congratulations on reaching 10 million subscribers, GMA Network! Here's to 10 million pa more!